Ako, Ian, welcome back mga idol sa ating channel Aljan TV. Sa mga bago nating subscriber, huwag niyo po kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ating pinapost. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay regarding po dun sa mga returnings OFW. I-ask ko lang po kayo, at safe po pa talaga na umuwi ngayon sa panahon ngayon or maganday muna tayo ng tamang panahon para umuwi? Kasi bakit ko nasabi to? Dahil sa bagong balita po na nilabas ng CNN Philippines regarding po doon sa positive result ng mga OFW, returning OFWs na nasa Pilipinas, which is 465. Nakakabahala po siya. Okay. So yun na nga po, marami po talagang umuwi na pong OFW sa atin. Yung iba, repatriation. Nakaraan lang po, meron pong sa Riyadh, Saudi Arabia, or di kaya sa Qatar, merong na-repatriate na marami-rami din pong OFW na pauwi na rin po sa Pinas. Alam naman po natin, although tinanggal na yung 14 days quarantine sa Pilipinas, pero meron po talaga siyang swab test. Kumbaga, pagdating mo ng Pilipinas, isa-swab test ka na po, tapos 3 to 5 days malalaman niyo po yung result. Okay, pag-usapan po natin yung nakapost na news sa CNN Philippines po. Kaka-update ko lang to kanina, kaka-check ko lang po to kanina, tapos kinonfirm ko rin po, pati din po sa Rappler, meron din po nito. Lahat po ito ay kumakalat na po itong balitang ito. Although sa Philippine Coast Guard Facebook page, hindi po siya nakapost, pero alam niyo naman po ang mga news site sa Pilipinas, talagang nilalabas po nila kung ano yung dapat na nilalabas. So ito po yung nakita nating reports regarding po dun sa 465 na nagpositibo sa coronavirus ng mga returning OFWs sa Pilipinas. Okay, so ayon na nga po dito sa balita sa CNN Philippines, sa kanilang website, may kita po natin. Sinasabi nilang merong 465 returning OFWs test positive for coronavirus. Okay, may kita po to sa kanilang pahayagan. Ilalapag ko po yung link sa baba para makita nyo po. Okay, ayan, makita nyo po. Sinabi nga po ni Secretary Carlito Galvez, siya po yung National Task Force on COVID-19 Chief Implementator, na meron daw pong positibong 465 returning of WS Filipinos workers na andun na sa Pilipinas. Okay, tapos meron din siyang minention dito sa pinakababa na sinabi niya na malaki ang problema po natin sa returning of WS kasi nga po ngayon more than 27,000 na po yung andito sa Pilipinas. So ito po yung kabuuang total na mga WS na nakauwi na po sa Pilipinas, which is nasa 27,000 na po sila. So out of this 27,000, meron na pong 465 na positibo sa coronavirus. Okay, tapos ang ano pa nito, balita pa na meron pang parating pang OFW this coming May and June. So ang total po ng OFW na lalapag po sa bansang Pilipinas for sa lahat po ng countries anywhere in the world, which is 42,000 pagdating po ng May at saka June. Okay, pero sinigurado naman po daw ng ating pabalang Rodrigo Duterte na sinabi sa Secretary Delphine Lorenzana na nakipag-coordinate na sila para po ma-address itong problema na to. At saka added din po ni Galvez na nag-release din po sila ng mga list regarding dun po sa mga nagpositibo na tinest na mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Meron po tayong list ng yung mga negative OFWs na tinek nga po ng Coast Guard. Meron po silang nilabas na list nito lang po, May 20, 2020. Pakita ko po sa inyong list. Ililink ko rin po sa baba para sa gustong makakita anong list na nilabas po ng Coast Guard para malaman nyo po kung baka yung mga kamag-anak nyo andyan na po. Yan po yung listahan ng mga nag-negatibo sa test ng COVID-19 dyan po sa Pilipinas. Okay, sa kabuuan total, meron pong 2,400 confirmed cases Filipino abroad, including Europe, Middle East, Africa. Okay, so 2,400 yung confirmed cases ng Filipinos abroad na merong infected ng coronavirus, which is from Europe, Middle East, Africa. Lahat-lahat na po to. Tapos ang Pilipinas po, yung kanina sinabi ko po, ang Philippines meron na po siyang
13,000 plus 2 eh. Merong sa DOH kanina, 30,000 plus. Tapos ang pasit ang case ng coronavirus. Tapos merong 800 na po. So 800 na po pala ang namatay sa Pilipinas. Tapos merong 2,800 recoveries. Okay, ito po yung list ng negative ng coronavirus. Mga gusto pong makita, ililink ko po yung ano sa baba. Wait lang po. Ayan. Okay, nasa 45 pages po to. So ito po yung nilabas ng Coast Guard sa kanilang listahan. Additional list of OFW repatriates with RT-PCR negative result 2044. This is May 20, 2020. Ngayon lang po ito nilabas nila. Makita niyo po yung pangalan. Nag-ano po siya, alphabetical po siya. So scroll down niyo lang po yan sa pinakababa. Mga gusto niyo malaman kung sino yung mga negatibo sa coronavirus. Kung meron kayong mga kakilala na gusto niyo malaman, scroll down niyo lang po. Ilagay ko po yung pinakaling sa baba kung paano niyo po makita ito. Kung gustong mag-check po, okay? So ayan. Pababa po yan, hanggang 45 pages po yan. So marami-rami po siya. So gusto nyo i-check po, i-check nyo na lang yung name ng mga kaibigan o kakilala na gusto nyo. Yan po yan. Okay, yan po yung mga negative. Pero yung positive hindi po na nila nilabas. So negative lang po yung nakikita natin, yung mga nag-negative po. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay regarding po dun sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa Pilipinas. Okay, kung ako yung tatanungin para sa mga babae natin kung uuwi ba ako ngayon or hindi, siguro kung okay naman ako sa kinalagyan ko ngayon sa ibang bansa, mas better siguro po na dito na lang muna ako. Ayoko muna makipagpalaran po na makipaghalubilo sa mga umuuwing OFW, lalong-lalo na po. Medyo marami-rami pa rin po yung OFW na pauwi na ng Pilipinas, which is 42,000. Although mayroon na namang negative na i-release na rin po nila, pero mas marami pa rin po kasi hindi naman po talaga maiwasan na hindi ka makipaghalubilo sa kanila. Kasi pagdating mo sa Pilipinas, ilalagay po kayo sa isang room, sa isang hotel. Kumbaga parang quarantine facilities pag natapos po ang inyong swab test. So meron kayong aantayin araw. Like 3 to 5 days nga po yung inaantay niyong araw bago ma-receive niyo po yung resulta na inyong swab test. Pero may nagsasabi sa akin na minsan daw po lalagpas pa ng 3 to 5 days. Minsan aabutin pa ng halos 10 araw or di kaya 2 weeks. So kung ako yung inyong tatanungin, mas maganda siguro wag na lang muna tayong umuwi. Kung okay naman kayo sa bansa, kung nasaan kayo, better na lang po siguro mag-antay na lang po ng tamang panahon talaga. Antay-antayin po natin baka by next June or di kaya July, magiging okay na rin po yung sitwasyon sa pagdating natin sa Pilipinas. Malay mo, pagdating natin dun sa Pilipinas, hindi mo na kailangan i-swab test. Kung nakauwi ka naman dito sa bansa na pinanggalingan mo na positive, negative, pagdating mo sa Pilipinas, hindi na po kailangan i-swab test or di kaya kailangan i-quarantine. Pero iyan po kasi ang sinusunod natin ngayon sa Pilipinas na batas. So kailangan po nating i-follow. Kaya po siguro marami yung nagkakaroon ng positibo dito sa coronavirus kasi nga nagkahalo-halo na po sila. Kasi sa tagal po ng iyong biyahe, hindi po talaga maiwasan na wala kang makakasalamuhang iba't ibang tao o kababayan sa iba't ibang mundo. Lalo na po kung pagdating sa Pilipinas, pagsamahin naman kayo sa isang quarantine facilities. So hindi po talaga may iwasan. Kahit anong iwas nyo po siguro na social distancing o di kaya iiwasan nyo po na magkaroon ng contact. Pero bakit nagkaroon pa rin po itong ganitong mga sitwasyon na marami po talaga ang nagpositibo sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas? So siguro po may papayo ko lang sa mga kababayan kung hindi naman po talaga importanteng-importante na kayo ang kailangan umuwi. Siguro yung mga na-repatriate, talagang wala na po silang chance na mag-stay pa. Kailangan na po talaga nilang umuwi. So hayaan na po natin yun sila. Pero ang payo ko lang po sa inyo, mag-ingat po kayong mabuti na sana po maiwasan nyo yung mga nangyayaring ganito na hindi kayo magkakaroon ng positibo sa coronavirus. Okay, siguro sa mga kababayan natin, ang magandang gawin natin po talaga is magdasal po. At saka lagi po nating alagaan na ating sarili para po makaiwas dito sa coronavirus. Pinaka magandang gawin lang po talaga is magdasal at saka umiwas sa mga dapat iwasan para po lagi tayong safe. At saka ang maganda po siguro talagang gagawin for now is antayin yung tamang panahon para tayo ay makakauwi ng walang abala. Okay, so yan lang po siguro mga idol para sa ating vlog for today. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa akin channel.
Tsaka huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na aking pinupost kagaya po nito. Okay? Sa mga kababayan natin dyan sa mga sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayo mag-ingat. It's better stay safe, stay home lang po kayo at saka keep praying. Thank you so much po sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.